Chapter 1. Nasa fruit section ng farmer's market si Rosa at namimili na bibiling manggang hinog nang mapatingin siya sa isang matandang babaeng palapit sa pwestong kinaroroon na niya. Maganda pa rin ang babae sa kabila ng edad nito na tingin niya ay lampas na sa 60. Sa bihis ay masasabing saganang sagana to sa mga material na bagay sa buhay. Ang suot na sapatos ay katerno sa kulay ng mamahaling bestida at ng handbag na nakasukbit sa isang kamay. Nakakatawag ng pansin ang suot nitong mga alahas. Kumikinang. Kasunod nito ang isang batang bata pang babae na tingin niya ay katulong. May bit-bit itong malaking basket ng mga pinamili. Napansin niyang matatapakan ng matandang babae ang kapirasong balat ng kaimito na nakakalat sa simento. At bago pa niya nabigyan ng babala ito, ay natungtungan na ang balat ng kaimito na ikinadulas nito. Sumikad ang paa nito na nakatapak sa balat ng prutas na ikinawala nito ng panimbang. Napasigaw ito sa pagkagulat bago tuluyang napaupo sa simento. Napatingin sa matanda ang mga naroroon. Agad niyang binitiwan ang hawak na mangga at dinaluhan ang matanda. Ang kasunod na babae nito ay tarantang nakahawak sa kamay ng matanda at pilit itong tinutulungang makatayo. Dinig ni Rosa ang sisihan ng mga tindera sa magkakatabing pwesto. Nagawa niyang maitayo ang matandang babae at inakay niya ito sa isang tabi. Paika-ika ito at himas ng nasaktang bahagi ng katawan. Alin po ba ang masakit sa inyo at hihilutin ko? Tanong niya sa matanda na mahigpit na nakakapit sa kanya ang isang kamay. Itong kaliwa kong binti sa katong balakang ko. Deing ito na hindi bumibitiw sa kanya. Naglapitan sa kanila ang ilang naroroon. Tumingin sa mga ito ang matandang babae. Salamat na lang ho sa inyo. Kaya na ho siguro ito nitong batang to? Nagtanguan sa matandang babae ang ilan at saka nagsialis. Sinimula naman niyang hilutin ang binti nito. At bumaling ang matandang babae sa kasamang katulong. Tawagin mo ang Kuya Marcos mo sa sasakyan. Madali! Utos nito sa babae. Inilapag ng katulong ang bit-bit na basket ng mga pinamili at nagmamadali ng umalis. Diyan nga iha. Hayan, nagiginhawaan na ako. Napangiti si Rosa. Nakadama siya ng kasiyahan sa nakikitang pagkawala ng sakit sa mukha ng matandang babae. Itinuloy niya sa bandang balakang ng matanda ang paghilot at tumingin sa kanya to na nasisiyahan. Naku iha, salamat naman at narito ka. Ayan, pawala na rin ang sakit. Nadumihan po ang damit ninyo. Hindi bali na, pauwi na naman na kami ng anak ko. Bibili lang sana ako ng prutas. Masakit pa po ba? Hindi na iha. Maraming salamat ha. Walang anuman po. Maaari bang dito ka muna habang hindi pa dumarating ang anak ko? Sige po. Hinagod siya ng tingin ng matandang babae. Parang may kamukha kang kilala ko iha. Talaga po? Oo, pero hindi, bibig mo lang naman. Baka po gusto niyong bumili na ng prutas habang hinihintay natin ang anak ninyo. Aahayin ko po kayo. Sige nga iha. At inakay niya ang matandang babae na bahagya pang umiika sa paglakad patungo sa pwestong kinaroroon na niya kanina. Bit-bit niya ang basket na iniwan ng katulong. Namili ng malalaking manggang hinog at dumampot ang dalawang malalaking tangkas ng ubas.
Ipinakilo ang mga yun kasama na ang mga napiling mangga at saka binayaran. Iniligay niya sa basket ang mga prutas. Gusto po ba niyong salubungin na natin ang anak ninyo? Sige nga, iha. Pero hindi ba't mabigat yung basket na dala mo? Kaya mo pa ba? Kayang-kaya ko po. Sanay po ako. Binitbit niya ang basket at sinabayan na sa mabagal na paglakad ang matandang babae. Nakakapit ito sa isa niyang braso. Nakakailang hakbang pa lang sila ay namataan na niyang dumadating ang katulong kasama ang isang lalaking nang mapagdamasdan niya ay saglit na napatigil ang kanyang paghinga. Matangkad ang lalaki. Moreno ang kulay at napakagwapo. May malaking pagkakahawig ito sa artistang si Piolo Pascual. Bagaman at tahasan niyang masasabing mas gwapo ito kaysa sa nasabing artista. Nasa mukha ng lalaki ang pag-aalala. Hindi nga yata siya napapansin ito dahil nakatingin ito sa matandang babae. Ma, anong nangyari? Nag-aalala itong tanong sa buong-buong boses na parang musika naman sa kanyang pandinig. Lahat yata ng bagay sa lalaking ito ay maganda, sabi niya sa sarili. Bumitiw sa kanya ang matandang babae at kumapit sa lalaki. Inalalayan naman agad ito ng lalaki. Nadulas ako eh. Sabi ko naman kasi sa inyo, ito na lang si Lenny ang pabilhin ninyo ng prutas eh. Anong nasaktan sa inyo? Naku, huwag ka nang mag-alala. At maayos na ang lahat. Hinilot na ako nitong kasama ko. Nakangiting tumingin sa kanya ang matandang babae. At napatingin na rin sa kanya ang lalaki. At nakita niya ang ilang saglit na pagkakatigalgal nito sa pagkatitig sa kanya. Lenny, kunin mo yung basket sa kanya. Utos ang matandang babae sa katulong. Agad namang kinuha ng katulong ang dala niyang basket. Miss, salamat ha. Salamat sa pagtulong mo sa mama ko. Ngumiti pa sa kanya ang lalaki na nagpagapang ng kakaibang ligaya sa kanyang mga ugat. Walang anuman, matipid niyang sagot na hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Lena ma, yayaan ito sa matandang babae. Tumingin sa kanya ang matandang babae. San pa ang uwi mo, iha, at isasabay ka na namin? Naku, salamat na lang ho. May bibilhin pa ho ako eh. Ganun ba? Paano, maraming salamat ha? Ngumiti siya sa babae. Wala pong anuman. Tumingin ulit sa kanya ang lalaki. Ngunit siya at kumaway pa bago akay ang matandang babae na lumakad na. Hindi siya umalis sa kinatatayuan hanggat hindi nawawala sa kanyang paningin ang tatlo. Nagbalik siya sa pwestong pinamimilian niya kanina ng mga manggang hinog. Uy! Crush ka sa anak ng matanda ha? Pagbibiro sa kanya ng tindera. Ano ka? Hindi ah. Aminin! Biro ulit ng tendera na ginaya pa ang arte ng baklang TV host. Pwede ba? Nagagalit-galitan naman siya. Eh kung hindi mo siya crush, siya ko. Crush ka niya. Ulit sa kanya ng tendera. Nakuha, hindi ata maaaring mangyari yun. Katulong lang ako sa bahay. Pero yung lalaking yun, mukhang napakayaman. Eh kahit pa mayaman siya. Bakit? Maganda ka naman ah. Bagay na bagay kayo. Naku, tama ka na nga. Hindi mo na ako kailangan pambulahin at bibili naman ako nitong tinda mo eh. Baka bakyawin ko itong lahat ng mangga mo. At nandilat ang tindera. Talaga? Oo. Baka nga kulang pa to eh. Marami ang pinabibili sa akin ng senyora ko. At may mamamanhikan yata sa amin mamaya? Naku, mag-aasawa ka na? Hindi ako no, yung senyorita ko. Rosa?
napalingon siya sa pinanggalingan ng tawag. Nakita niya ang kaibigan at kasamahang katulong sa bahay ng kanyang pinapasukan. Nakangiwi sa hirap ang babae. Habang bitbit sa magkabilang kamay, ang dalawang malalaking bayong na mga pinamili. Agad niyang sinalubong ito at kinuha ang isang bayong. Ano ka ba? At manggal lang ang bibilhin mo, hindi ka na natapos? Kanina pa ako hintay ng hintay sa iyo. Sumbat sa kanya ng kasamahan. Naku, Sonya, pasensya ka na. May nadulas kasing matandang babae dito kanina at inulungan ko pa. Inuna mo pa yung iba? Ang tagal na natin dito sa palengke. Tsaka nagalit na naman sa atin si Senyora. Hayaan mo na. Sasabihin ko na lang na ako ang may kasalanan. Baka masaktan ka na naman nun. Sanay na naman ako eh. Oh, nakabili ka na ba ng mangga? Halika, nakapamili na ako. At ipapakilo ko na lang. Samantala, napukaw sa malalim ng pag-iisip si Marcos nang maramdaman ang kamay ng kanyang mama sa kanyang balikat. Katabi niya to sa unahang upuan ng kotseng sinasakyan nila at siya nagmamaneho. Ang katulong na si Len ay nasa likurang upuan, pati na ang mga pinamili nila. Pauwi na sila ng La Vista at sumulyap siya sa kanyang mama. Iho, kanina ka pa walang kibo. Iniisip mo ba ang pamamanhika natin mamaya? Bahagya namang umiti si Marcos. No, ma. O, baka naman yung babaeng tumulong sa akin? Tanong uli na matandang babae na may halong panunukso. Maganda siya, ma. Sabi ko na nga ba? Saka mabait. Kuya, singit naman ni Lenny. Agad na kalapit kay Nanay Paylita nang matumba si Nanay. Lumubang ang pagkakangiti ng kanyang mama. O hayan, boto pala si Lenny sa babaeng yun eh. Bakit kayo, ma? Hindi ba kayo boto sa kanya? Tanong niya sa ina. Aba? Iho? Ako pa ba ang hindi boboto sa babaeng yun? Eh ang sarap-sarap ng pagkakahilot niya sa binti at balakang ko. Pero wala ka ng pag-asa doon, kuya. Mag-aasawa ka na, di ba? Sagot ulit ni Lenny. At napatawa siya. Saglit na sinilyapan ang katulong. Talagang wala. Bakit? Sa palagay mo ba'y makikita ko pa ulit ang babaeng yun? Aba, anong malay natin kung makita ulit namin siya ni Nanay Perlita pag namalengke kami? Gusto mo talagang ilakad sa akin ang babaeng yun? Hindi nga natin nalaman ang pangalan eh. Oo nga pala. Nakalimutan kong itanong ang pangalan niya. Sagot ni Perlita. At napabuntong hininga si Marcos. Nangihinayang siya kung bakit hindi mo lang niya naitanong ang pangalan ng tinitirhan ng babae. Tama si Sonya. Galit na nga ang amo nila na si Margarita sa paghihintay sa kanila. Hindi pa nila naibababa ang mga pinamili nila ay nagbububasa na to. At bakit inabot kayo ng ganitong oras sa pamimili? Galit na tanong nito sa kanilang dalawa. Napatingin sa kanya si Sonya at agad naman siyang nagpaliwanag. Meron ho kasing isang matandang nadula senyora at inulungan ko pang makatayo. Hinilot ko ho ang binting nasaktan at biglang dinaklot ng matandang babae ang kanyang buhok. Gaga! Sigaw nito sa kanya. Kahit kailan, ay gaga ka talaga. Inuna mo pa ang matandang yon? Hindi mo ba alam na kailangan maaga tayong makaluto at baka maagang dumating ang mga mamamanhika sa senyorita ninyo? Naaawa ho kasi ako sa matanda, senyora. Pangangatwiran niya. Patulak naman na binitiwan ni Margarita ang buhok niya. At nangangatwiran ka pang estupida ka. Hindi na siya kumibo. Hinagod ng kamay ang nagulong buhok.
Sige na. Iwan mo na kay Sonia ang mga yan. Tulungan mo si Corazon doon sa paglilinis. Humakbang siya paalis at sinundan siya ng tingin ni Margarita. Linisin niyong mabuti ang mga sulok-sulok. Gusto kong malinis na malinis ang lahat pagdating mamaya ng babalaihin ko. Oho, sagot niya. Nasa sala si Corazon at nagpupunas ng mga kwadro sa dingding at lumapit siya dito. Saan ba ako, Cora? Tanong niya sa kasamahan na higit na matanda sa kanya. Matatapos na ako dito eh. Doon ka na lang sa may carport. Isisin mo yung hagdan? Sige. Tatalikod na siya nung makarinig ng mga yabag sa hagdan. At napalingon siya. Bumababa ang kanyang senyorita. Si Senyorita Carla. Sa ayos ay kababangon lang mula sa pagkakatulog. At sinalubong ito ni Margarita. Ano ba yung ingay na naririnig ko, Mami? Umagang umaga ay lakas-lakas ang boses niyo. Aba? Eh paano ba namang hindi ako magagalit? Eh ang gagang Rosa na yan. Maagang-maaga kong pinamalingki. Eh ngayon lang nakabalik? Irap naman ng babae. Hindi na kayo nasanay sa tangang yan? Sabi nito nakatingin ng matalim sa kanya. May tinulungan daw isang matandang babae na nadulas. Ang sabihin ninyo, naglakwat siya lang yan sa Cubao. Alam naman ninyo ang mga chimay na bagong dating ng Maynila. Nakagat naman niya ang kanyang mga labi. Tumalikod na siya. Pakiramdam niya ay naiiyak siya sa awa sa sarili. Hoy! Tawag sa kanya ni Carla nang makitang papalabas siya. At dali-dali agad siyang lumapit sa babae. Pumanik ka doon sa kwarto ko at linisin mo yung sapatos kong pula. Pakintabin mo ng husto at iyon ang susuot ko mamayang gabi. Ngayon na ho ba? At kailan mo pa gusto? Sige na. Iwan mo na kung ano man ang ginagawa mo at unahin mo yung sapatos ko. Opo, senyorita. Pumanik na siya at sinundan pa siya ng matatalim na tingin ni Carla. Nang makapasok siya sa kwarto ng babae, ay inilak niya ang pinto at saka siya lumapasay sa sahig. Doon siya tahimik na nag-iiyak. Awang-awa siya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalupit sa kanya na mag-inang Margarita at Carla. Gayong sa ibang katulong ay hindi naman. Sa konting pagkakamali, ay agad siyang napapagbuhatan ng kamay ng mga to. Kung sanina nga lang siya sa Maynila, ay lalayasan na niya ang bahay na to at maghahanap siya ng ibang mapapasukan. Kahit katulong din sa bahay, huwag lang katulad na mag-inang Margarita at Carla ang magiging amo niya. Yun lang naman kasi ang maaari niyang pasukan, katulong sa bahay. Hindi kasi siya high school graduate. Ang totoo nga ay hanggang grade 4 lang sa elementary ang natapos niya. Namatay kasi agad ang mga magulang niya. May kumupkup sa kanyang isang mag-asawang kapitbahay nila sa kanilang probinsya sa Bulacan. Nang mamatay ang kanyang inay at naunang namatay ang kanyang itay. Hindi naman siya pinag-aral ng mga to. Mahirap din kasi at may tatlong anak na nagsisipag-aral. Naging katulong siya sa bahay ng mga to. Pero gusto niya doon. Mababait naman kasi sa kanya ang mag-asawa. Pati na amang anak ng mga ito ay kasundo rin niya. Ang problema lang, naging ganap na siyang dalaga, ay napansin niya ang kakaibang mga titik sa kanya ng lalaki. Nung una ay hindi niya pinapansin, ngunit hindi naman nawala yun. Sa halip, nadagdagan pa ng paghihipo-hipo sa kanya sa katawan kapag nakakasilip ito ng pagkakataon. Minsang wala ang asawa at silang dalawa lang ang nasa bahay. Pinasok siya ng lalaki sa kanyang kwarto at tinangkang pagsamantalahan. Nalaban siya at nagawa niyang makatakbong palabas ng bahay. At hindi na siya sinundan ng lalaki. Pero hindi na siya umuwi dahil natatakot na siya sa lalaki. Hindi naman siya makapagsumbong sa mga pulis
dahil naiisip din niya ang mga kabaitan sa kanya ng pamilya. Pansamantalang nakituloy siya sa isang kaibigan sa kalapit na bayo. Naisipan niyang lumuwas ng Maynila para mamasukan. Ibinigay sa kanya ng kaibigan ang adres ng pinsan nitong namamasukan din sa Makati na walang iba kundi si Sonya. Gumawa siya ng sulat para sa mag-asawang kumupkop sa kanya na nagpapasalamat at humihingi ng tawad sa gawa niyang pag-alis. Hindi na niya binanggit ang ginawa sa kanya ng lalaki. Lumuwas siya at hinanap ang adres ni Sonya. Madali naman niyang natagpuan iyon at tinanggap naman agad siya ni Margarita. Pero sa loob ng ilang buwan niyang pamamalagi kay na Margarita, ay pawang sakit ang katawan at kalooban ng inaabot niya. Malupit sa kanya ang mag-inang Margarita at Carla. Oo nga at malaki ang kanyang sahod. Napakarami naman niyang trabaho. Katulong siya sa paglilinis ng bahay, sa paglalaba at pamamalansya, sa pagluluto at sa lahat ng maaaring gawin sa loob ng bahay. Kadalasan ay hating gabi na siya kumakahiga. Pwede naman sana yun kung hindi lang siya madalas na nasasaktan ng mag-ina. Madali namang mawala ang pagod. Ang mahirap ay yung sakit ng kalooban. Noon pa nga niya iniisip na maghanap ng namalilipatan. Natatakot nga lang siyang umalis dahil hindi pa nga siya sanay sa Maynila. Naalala tuloy niya ang matandang babaeng tinulungan niya. Kung ganun sana kabait ang magiging amo niya, baka paglingkuran niya yun habang buhay. Pinahid niya ang dalawang kamay ang mga luhang naglandas sa kanya mga pisngi at kinalma niya ang sarili. Ilang sandali siya sa pagkakalipasay na yon sa sahig bago niya ipinasyang tumayo at linisin ang sapatos na inuutos sa kanya ni Carla. Ngunit bago pa siya nakatayo, ay narinig niya ang mararahas na pagpihit ng doorknob mula sa labas at sinundan iyon ng malalakas na katok sa pinto at ng malalakas na galit na pagtawag ni Carla. Rosa! Rosa! Buksan mo nga itong pinto! Agad siyang tumayo at nagmamadaling binuksan ang pinto. Nakasama ang mukha ni Carla nang pumasok. Matatalim ang mga mata sa galit. Ano bang ginagawa mo? At inilak mo pa ang pinto, ha? Asik nito sa kanya. Ah, pasensya na. Hindi ko napansin na nailak ko pala, senyorita. Sagot naman niya. Gaga ka talaga. Hindi na siya kumibo. Napatingin naman si Carla sa kinaroroonan ng sapatos na ipinalilinis ito sa kanya. Napansin agad itong hindi pa yung nagagalaw. Hindi mo pa nalilinis ang sapatos ko? Usig nito sa kanya. Hindi pa po. Hinablot ni Carla ang buhok niya at pinagwagwagan ng kanyang ulo. Halos mapaiyak siya sa sakit nang bitiwan nito ang kanyang buhok. Sige, linisin mo na yon. At bilisan mo ha. Opo, senyorita. Maluha-luha niyang kinuha ang sapatos. Naupo sa isang sulok ng kwarto at sinimulang linisin yun. Inis namang lumabas ulit si Carla. At malakas na sumara ang pinto. Halos matulig siya nun. Hindi na niya napigilan ang muling mapaiyak. At dito muna po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Samahan niyo ko muli para sa part 2 ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!